Si Baron, matagal ko nang kilala, right? Mm. Yes. Since you were a kid. Yes. You're still a kid. Okay. So, you visited Cebu. I visited three... Wait a minute. Teka muna, sandali lang. Binisita ko ang tatlo sa rehab centers mo, my dear. Tatlo? Tatlo. Wow, ang dami. Three times. Nagkukuskus pa ako ng ano nun eh. Banyo. Banyo. Oo. Three times, well, at least from what I know, three times, sumubok, nalulong, at sumubok talaga makawala sa pagkalulong si Baron. How many times in all? Nine times. Nine. In a period of? In a period of probably a decade. Decade? Parang once a year. Once a year. Paano ba nangyayari yon? Sabi nga nila, parati ito naririnig ko, Baron, na si Baron, ano, sayang. May ganon. Are you aware? Yes. Oh, kasi ang galing, ang galing umarte, at saka pogi, sayang naman, sayang. Kasi nga daw nalululong. Paano na-introduce ang alcohol sa buhay mo? Yun ang gusto naming malaman. Para rin sa mga magulang, di ba? Na may mga anak. Paano na-introduce yan? Unang-una po, kasama ang alak sa kultura natin, di ba? So, 12 years old pa lang, pag may victory party kami sa taekwondo, kasama ko yung kuya ko, tsaka yung uncle ko, tapos magiinuman. Hindi nila alam na marami na akong sinisneak na bote at iniinom hanggat sa malasing. Nung natikman ko, yeah, nagsimula sa patikim-tikim, na-enjoy ko siya. Ayun. Nasarapan po ako dun sa tama. Pero yung at 12 years old, yung paano, when did it start escalating na padami ng padami yung iniinom mo? Pag may mga okasyon po. Nung 13 siya? Nung 13. Nung 14, nag-drugs na po ako eh. Ah, wow! Hardcore drugs na ako. Baron, na-imagine ko, no, 12 years old ka, lasing ka. Paano hindi nahalata sa bahay niyo? Ano yung, paano mo naiiwasang mahuli? Hindi po, parang nagiging katuwaan na lang po ako dahil sa, 12 years old, bata, lasing. Diba? Kasi nung time na yun, hindi pa tayo educated sa alcoholism, addiction, di ba? Sa mga ganyang bagay. And especially so, for parents. Oh, akala nila, cute pa. Akala nila cute. Kasi weekend naman nangyayari. Pero pag weekday, sober ka naman. Nung... Hindi na kasagot dahil alam niya, tinignan, ano ba yung weekday? Parang everyday po, weekend po sa akin eh. Talaga? No, but nung 14 ako, kahit nung sumasayaw na po kami sa ASAP, nung time na yun, yung kulits. Right after, inom po ako. Tapos gabi-gabi, mga apat na bote ako hanggat sa naging lima, anim. Apat na bote ng? Beer po. Beer. Nalalasing ka na. Hindi pa naman ako nala... Well, opo, konti. Pero tumaas ng tumaas po yung dosage ko. Yung tolerance mo. Yung tolerance. Pero nakasama na kitang inuman eh. Masaya kasi siyang lasing. Di ba may ibang klase ng lasing? Ito kasi very touchy. Naku, kaya gusto mo. Hindi! Ayan, kaya gusto mo. So touchy. So, masaya siyang lasing. Paano touchy? Touchy-touchy. G3 kaya touchy. Ay, Baron, masasayo ba yung pagiging sa alcohol? Ayun yung gateway mo to drugs? Di ba magano nang nangyari dyan? Actually, yung weird eh. Nagsimula sa alcohol and then nag-drugs ako. Nung kinareer ko yung drugs for about 3 years, nag-stop po ako, wala pa ang rehab nun. Nag-cross addiction naman po ako, bumalik ako sa alak, mas naging worse yung sitwasyon ko. Mas naging dependent po ako sa alcohol.